boarding. Passengers of flight 324 Pacific Airways bound for Davao. Last call for boarding. Passengers of flight 324 Pacific Airways bound for Davao. Hello, Cynthia? Where the hell is Celine? Sir, good morning po. Nandito na po ako sa airport. Sir? What? Sir? Nasaan si Celine? Sir? Andito na po ako. What are you doing here? Sir, sabi po ni Celine, pupunta daw po ako ng Davao. Kayo po, what are you doing here? Where is she? Planning to renovate this beach property and turn it into a high-class beach resort. Tingnan mo naman, oh. Ang ganda. Sayang kung hindi ayusin to. Tapos, lalagyan pa namin ng mga water sports like jet skiing, parasailing, kayaking, etc. And probably a lot more of... Celine, are you okay? Yeah, of course. So what do you think? Do you like it? It's beautiful. Sigurado maraming pupunta dito. But personally, mas gusto ko siya na ganito eh, undeveloped. It's virginal. Ako naman. I like it well-developed. Hindi ko alam kung well-equipped sila to serve my needs. Just like with women, you know? I like them experienced talaga. Just like you. What? See, I like you a lot. Can't you see? I really like you. And I want you to be my girl. Come on, Celine. Be my girl? Yeah? Kevin. I like you, but I'm Hindi ko talaga iniisip mo na yun. I'm not ready. It's your boss, right? What? No. It's me. Hindi pa ako ready to commit. Okay, Celine. But I must warn you. I don't easily give up. Oh, kamusta naman ang pagpunta niyo sa Maynila? Ay naku, okay naman po, Nanay Bebeng. Na-meet ko na sina Davis siya kasi na Kuya Pong. Ay naku, sobrang babait nila sa akin. Akala ko nga hindi na kayo makakabalik dito eh. Nanay Bebeng, mayari pa ba yun? Siyempre hindi. No, nalulungkot din po kasi we had to leave Davis and Kuya Pong agad. Pero, dito na ba kayo pipirme, ha, Ellie? Oo, Aling Bebeng. Dito na ba kami ni Prince Manilahan? Ay, naku, mabuti naman. Uy, sige. Kumain na kayo, mga anak. Sinubukan ko ang kasi mo. Hiliyo ko sa akin. Nila ko sa akin sa narapan. Pero bumalik pa rin ko siya. Kasi yung ganyan. Tumakbo ko pala yun. Akala ko hindi ang katapusan para sa aming dalawa. Pero sadya ako mas mabilis ang pagmamahal ko. Kaya sa kanilang hindi mo nagawin ang tama. Hindi ko siya nagawa kasi ko. Ibig sabihin nun eh, hindi pa tama ang pamamahala. At sinusuporta ako sa umuman ng plan para sa inyong dalawang princess. Pero kung umali na siya, at tandaan na, alam ang pwedeng maghiwalay sa inyong dalawa. Iyak ako yun.
hindi na mahadlangan mo. At kailangan mo nang landa ang sarili mo. Kevin, sa tingin ko, umuwi na kaya tayo ng Manila. Marami pa kasi. JB! What are you doing here? You? I think I should be the one asking that question. You're negligent of your duties. Pinupunta kita sa Dawa, right? Bakit nandito ka? Teka muna, pare. Ikaw, anong ginagawa mo dito, ha? Kevin, please, just one minute. JB, kaya nga ako nagpauna ng tao doon, eh. Susunod naman ako, meron ako mga inaasikaso dito. That was an important task. When I took you in, alam mong kung ano ang responsibility mo. I sent you. You shouldn't have sent someone else. I was there 3 hours before our flight. What? Ikaw ang dapat kong kasama sa Davao. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Better get out of here. If not, I'm going to call security. Book. Kevin. We are talking business. Please, do not interrupt us. Jamie. Yeah, but she's with me. Okay? Wala mong pakialam. Sunny, come on, we're taking our next flight out. I told you she's with me. Kevin. And you know what? The land you're stepping on is my property. That means you're trespassing. So you better get out of here. Shut up. Jamie. Sunny, come on. Come on. Kevin! Kevin! Please! No! Huwag kayo mag-away! Ha? Huwag! Ha? Kevin! Please! Tama! Uy! I'm not jealous. I used the wrong word. Actually, I'm terrified. Because I'm starting to be possessive of you. I'm starting to be possessive of you. JB, hindi ako object para kay you. You don't own me. I know. Just after Jackie's death, I've never felt as secure as I do now. I'm just worried that somebody might take you away. At hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kaya mag-isa ulit. Sinabi ko tutulungan kita. Pero hanggat sa kaya ko lang naman, huwag mo naman ipapasan sa akin ng lahat. I'm sorry, Sunny. I'm sorry for causing you all this trouble. It's okay. Huwag mo na lang tumahan. Thank you.
ko sanang magtrabaho ulit dito sa quarry eh. Siyempre naman, hindi na kailangan magdalawang salita. Diba sinabi ko sa'yo, pwede mong balikan kahit kailan yung naiwag mong trabaho. Talaga? Maraming salamat, Mang Oka. Eh, wala nga naman. Pwede ka na magsimula kahit kailan mo gusto yan. Sige, oh. Magsisimula ako agad. Hoy! Hoy! Bilisan niyo yung pagkain. Bilis yung bumalik. Nagpa-party pa naman tayo nung pag-alis niyo. Ay, Princess, matanong ko, guwapo ba yung kapatid ni Ellie? Kamukha niya? Mabait po. Ngayon yung tatay ni Ellie, si Daddy, guwapo rin. Naku, mas mabait po yun. Actually, ko kasi ang kamukha ni Ellie, si Mama Eloisa, yung mami nila. Mm. Yun po. Eh, ano pa yung ginawa yun? Ah, wala naman. Ay, si Ellie nga pala, nag-birthday siya. Nag-celebrate kami, konting celebration, maliit lang. Pero, ayun, masaya naman. Teka kayo, ano nangyari dito habang wala kami? Nangyari? Wala naman masyadong nangyari dito eh. Ano bang wala? Alam mo, Princess, ang dami nangyari dito. Tulad yung dalawang niya. Sila mo? Napansin ko nga po eh. Tapos itong magkapatid, nagkatampuhan. Aminin. At saka ano, nasa akin na si Mimay. Kasi, yung tatay niyang tarantado, ayun, sumama sa ibang babae. Lumuwas sa baryo. Buti na lang iniwan sa akin itong anak ko. Ayun nga pala, Princess. Tamang-tamang balik ninyo ni Ellie. Dahil sa makalawa, fiesta na. I'm so stupid to have even thought na... Baka nga... May nararamdaman na siya para sa akin. When all along, I was just a friend. Tanga-tanga ko talaga! Tanga ko! Pinaniwala ko sa sarili ko na kaya siya nagsiselos. But you know what, sis? I think it's about time that I allowed someone else to enter my heart. Napapagod na akong umasa sa wala eh. Talaga ang agenda mo. Hindi mo naman sinabi sa akin na kayo pala ni Celine pupunta ng Davao eh. You know what I think? I think your agenda is to keep Celine away from Kevin at itatabay mo si Celine sa'yo. Of course not. There's no hidden agenda. Yung pagpunta namin sa Davao is purely business. Purely business. Yeah, right. And I'm sure you enjoy working with your mom. Ano ko, hindi ko akalain na magkakaganyan ka eh. Bumuka ka ng tanga. Kasi hindi mo maamin sa sarili mo kung anong nararamdaman mo kay Celine. Masyado kang safe. You know, you should take risks sometimes. Pero, natatapag kang masaktan. You don't wanna face the consequences. One thing's for sure though, once na umamin ka sa sarili mo kung anong nararamdaman mo para kay Celine, mas magiging mas masaya kang tao. Oh, ikaw mahiya. Mamulutan nga. Sige. Di ba, sabi mo, nakapag-aral ka sa Maynila. Ano bang kursong natapos mo? Mechanical engineering, ho. Eh, kaya lang, hindi ko na rin natapos dahil napahintuho ako. Dahil lang, kinailangan kong magtrabaho agad, eh. Hey, magaling ka sa makinarya.
Ang daming makina dito sa quarry. Mga gusto mong maging tagapamahala ng mga makina, gagawin kitang assistant foreman. Nako, huwag na siguro muna. Kabago-bago ko lang dito. At tiyak naman o, eh, marami dyan na uubra ron sa posisyon na sinasabi niyo maliban sa akin. Ikaw ang bahala na. Nabanggit mo, di ba, taga Pampanga kayo? Ano, yun ho ang probinsya namin. Pero pag nasa Maynila kami, sa Tondo ho kami nakatigil. Hindi mo na itatanong, tumira rin ako sa Maynila, pero bandang Malabon. Sa Tondo rin ba yung mga magulang mo? Saan mo nakuha yung pintas na yan? Ho, nabili mo ba o may nagbigay sa'yo? Galing ko to sa mga magulang ko. Suot mo na yan simula nung sanggol ka? Ganda yung kwintas eh, mukhang mamahalin. Ingatan mo yan, anak, ha? Baka dyan ang swerte mo. Yes. Ito, may dala akong fried chicken. Para meron tayong maulam. I missed you. Miss Magsaysay. Ma'am? May pinadalang fax sa office ko kagabi. Galing sa office ni Mr. Romero, he would like to have another meeting with you. Suddenly, he is threatening to back out from the deal. What happened? Ma'am, I'm sure it was all just a misunderstanding and I will fix it today. Well, you better. I'm counting on you. Mukhang napaaga yata yung mga pag-congratulate ko sa iyo. Huwag mong itatapon ang lahat ng pinagpaguran mo sa account na ito, Miss Magsaysay. Opo, ma'am. Thank you.
baon mo, ha? Dali, baka maliit ka na sa trabaho mo. Ayan na nga ito. Ay, naku, yung kape. Ang panaghanda kita ng tuyo, ng kamatis, of course, kamatis. Tapos, maalat na itlog. Tapos, mainit na kape. Yan, para... Ellie, ka na! Ellie! Halika na nga! Kevin, gusto ko lang mag-apologize dun sa nangyari. I know it was largely my fault. Pero maniwala ka sa akin na hindi ko talaga gusto mangyari yun. JB, he is also very apologetic. Kevin, I hope na kung ano man yung naging issues, sana it's in the past na, and I hope it will no longer affect us from now on. Celine, it's not entirely your fault. I had my misgivings too. Sana hindi ko na lang pinatulan ng pambabastos ni JB para hindi na uwi sa suntukan ng pagtatalo. Diba? Munti ko pa naman mabugbog yung tarantado yun. How is he? Is he okay? Yeah. He's okay. Thank you. Thank you for understanding. Yeah. Don't mention it, you know. It's okay. But unfortunately, hindi mababago ng sorry mo ang decision ko na mag-back out sa deal ng mga companies natin. Kevin, don't do that naman. Okay na tayo, diba? Okay. Okay na okay. Kaso, this time, it's no longer about you or JB. It's about me and what I want. And what do you want? Simple lang naman ang gusto ko eh. Like I said, I don't easily give up. I want you. I want you, Celine. Are you blackmailing me? Blackmail? That's a heavy word, blackmail. No, no, I'm not blackmailing you. I'm just giving you your options. You see, kung sasagutin mo ako, de okay yung deal. The deal stays. But if you turn me down, then the deal is off.